Amat ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagtay sa Espiritu Santo, naway sumayin lahat. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumarap sa banal na pagkaliwa. Inaamin ko. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Oh,
tayo, Ama naming makapangyarihan, ang mga gumaganap sa iyong kalooban kahit na sila'y usikin at kahirapan ay itinuturing mong mapalad sa iyong kaharian. Ang katapatan ng mga mapalad na martir na sila San Lorenzo at kanyang mga kasamahan ay mapasaamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa ay aming magampanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisira ng loob sa panahon ng kasawian. Malalim ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kagustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pag-ibig. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makakaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo ng Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya at walang pagsalang tatanggap kayo ng dating palad. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasalanain, at panibigayanin magpakailanman. Tignan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasikhaya? May nanatili ba naglilingkod sa Kanya na Kanyang pinabayaran? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya pinili? Sapagkat mawagin at mapapatawad ang Panginoon, pinapatawad niya tayo sa ating kasalanan, iniligtas sa kalibutan. Kawawa ang mahihinang loob at mga tamad. Kawawa ang makasalanan, mapukunwari. Kawawa ang mahina ang loob. Ayaw nilang magtiwala, kaya hindi naman sila tatangkilikin. Kawawa kayong mga nawalan ng pag-asa at ayaw nang makibaka. Ano ang gagawin ninyo pag namimili na ang Panginoon? Ang mga may takot sa Panginoon ay hindi sumusuway sa Kanyang utos. Ang mga umiibig sa Kanya'y namumuhay ayon sa Kanyang kalooban. Ang mga may takot sa Panginoon ay nagsisika na siya'y bigyan lugod. Ang Kanyang kautusan ang humihirang sa buhay ng mga umiibig sa Kanya. Ang mga may takot sa Panginoon ay handang maglingkod sa Kanya. Nagpapakababa sila sa Kanyang harapan. Sabi nila, ipinagkakatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa halik na sa mga tao. Sa pagkakabantay ng Kanyang kamahalan, ang Kanyang habag. Ang salita ng Diyos. Mahalaga sa mikapal ang kabatayan ng banal.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga kapatid, taligan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandarayan, pagkukulwari, pagkaingi, at paninirang puri. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa lakas ng espiritual upang umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya, sa batong buhay ang tinakwil ng mga tao, ngunit hiniran ng Diyos at mahalaga sa Kanyang paningin. Wari mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga sasardote na katalaga sa Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalulugod sa Diyos dahil kay Jesucristo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, mas dali niyo itinayo ko sa Siyon ang isang batong panuluka, hinirang at mahalaga. Hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya nga, mahalaga siya sa inyong mga pananalig. Ngunit sa mga walang pananalig, matutupad ang nasa kasulatan. Ang batong itinakwil ng mga tagapayo ay siyang naging batong panutulan at naging batong katitisuran at ikararapa ng mga tao. Natisod sila sapagkat hindi sila sumunod sa salita ng Diyos. Ito ang itinatalaga sa kanila. Datagpuan kayo'y isang lahing hinira, mga sasaradote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumatawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang mga kabilalas na kaliwanagan. Dati-dati kayo'y hindi bayan ng Diyos. Ngunit ngayon, kayo'y bayan ng hinirang niya. Noon, pinagkaitan kayo ng haba. Ngunit ngayon, sumasa inyo ang Kanyang awa. Mga pinakamamahal, ipinamamanhin ko sa inyo bilang mga dayuhang nakikipanayan sa daigdig na ito. Taligdanan ninyo ang masamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa Espiritu. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga walang pananampalataya kahit na pinararatangan nila kayo ngayon ang masama. Magpupuri sila sa Diyos sa araw ng Kanyang pagdating. Kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, alang-alang sa Panginoon, pasahod kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, sa emperador, at pinakamataas na kapangyarihan, at sa mga gobernador na sugo niya magparusa sa mga gumagawa ng masama at mangaral sa mga gumagawa ng matuwi. Sa pag-ibig ng Diyos na pabulaanan ang inyong wastong pamumuha na sinasabi ng mga hangal dahil sa kanilang kamangmangan. Kayo'y malaya, subalit ang kalayaan huwag ninyong gagawin dahilan sa paggawa ng masama, kundi mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador.
Mga alipin, igalang ninyo at sundin ang inyong Panginoon. Hindi lamang ang mababait, kundi pati malulupit. Sapagkat kalulugdan ng Diyos ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan. Bilang mga pagsangayon sa kanyang kalooban, may kapagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa. Kung ito ay dahil sa paggawa ng masama, hindi. Ngunit, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa inyo ng Diyos. Sapagkat na si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang napatularan. Hindi siya lumagawa ng anumang kasalanan o nagsisinungali kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos ng mga tarong. Sa kanyang pagpamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating kasalanan upang patuloy natin iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawata-wata kayo gaya ng mga tupang naligaw. Ngunit tinipon kayo muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang alagad at sila'y tinuruan niya ng kwento. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kariyan. Mapalad ang mga nahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakbaba sapagkat tatamuhin ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga naghihintay makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimikli. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa pagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusik dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang harian. Papapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusik at pinagbibigyan ng lahat ng uri ng kasamaan. Napawang kasinungalingan, magtiwang kayo at magalak
sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit. Gayundi ang ginawa ng mga tao sa mga propeta na una sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Kapwa-anak ng Diyos, mga katikisika, mga kapwa-manggagawa sa lubusan ng ating Panginoon. Nakatutuwa at napansin-pansin na sa ating pagdiriwang bilang mga katikisika dito sa Diyosis ng San Carlos araw na ito, ay kasama natin ang maraming mga pari nagpapakita lamang